day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po nanonood ng aking mga video. So, pindot lang po kayo dyan para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So, ngayong araw na to ang ipapaliwanag ko sa inyo ay kung paano gagawa ng data sa isang motor ng single phase o ng three phase para meron na tayong pattern o meron tayong susundan pag tayo ay nag-rewind ng mga motor. Sa harapan ko ay nakikita nyo tong motor ng isang washing machine, single phase yung una nating gagawin. At sa unang video ko, yung mga nauna, na ituro ko na yung pagtanggal ng rimache at pagbalik. So this time, isipin nyo natanggal ko na at nakuha ko na yung motor. Ito na yung motor natin na gagawaan natin ng data. Ibig sabihin nito ay bibilangin natin kung ilang number of turns yung ating windings na to para hindi tayo maligaw. Ito ay bali 24 slot ang paikot nito. Ibig sabihin yung butas 24. So yung unang windings na nandito sa gilid na to paikot, ang tawag yan is running windings. Yung nasa loob ay starting windings. Ganyan ang single phase. Running windings and starting windings. Nagkataon na itong hawak ko ay wash motor. Ang wash motor kasi kakaiba sa mga ibang single phase. Dahil yung number of turns ng running ay pareho rin ng number of turns ng starting. Ayan ang wash motor. Pag spin motor tayo, yung running, makapal yung wire, mas manipis yung nasa loob. Magkaiba silang ng number of turns. Pero this time, sa wash motor natin, pareho yung labas at loob ng windings natin. Bakit pareho? Kasi pagmasdan nyo yung washing machine natin, pag na umikot ng pakanan, yung timer, mamaya-maya, iikot ng pakaliwa. Yung lakas ng ikot ng pakanan sa kanang pakaliwa ay pareho. Kasi nga ito ay wash motor. So ngayon, lalagariin natin to dito bago natin tuluyan tanggalin lahat. Lalagariin. Tapos bibilangin natin yung windings. So ang pag-analyze natin dito, yung nakikita nyo na to dito, ito. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa kabila, kung 6 to, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kung 12 yan, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pag ikot na naman, 18 to, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sa 24 slot. So, ang magkakasama dito sa rewind ay kung ito yung 1 saka 6 ang magkasama. Yung susunod naman, 1 saka 4 ang magkasama. Ikaganyan ko. Tignan nyo to. Sa katundulo na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang number natin dito, ang tawag 1, 6. Yung nasa loob, 1, 2, 3, 4, 1, 4. Alamin natin kung ilang number of turns ang 1, 6 saka ng 1, 4. Kung ano yung nandito sa labas, ganun na rin yung nasa loob. Kasi pareho naman sila na ng pagkaka-rewind. So, ayun ang alamin natin. So, gagawa muna tayo ng data para hindi kayo malito. Okay, so, isipin nyo, nalagari ko na to. So, magbibilang na ako. Ito na yan. Ginawa ko na. Ito na yung ating pinaka-rewind natin. Ito na. Bibilangin ko isa-isa. Itong kabilang side na to. Pira-pira, so isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang tekniko, by 10. Pag nabuhol ko na yung 10, itong side na to, ginawa ko, tinirintas ko, 10. Kaya ang bilang ko na dito, 10. 10. 10, 20.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70, itong isang side na to, 70, 1-4 to. 70, tapos meron ditong hindi nakatiring taas. Eto. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 79. Sa tandaan natin, ha? So, sulat po ngayon dito. Ang unang nabilang natin ay 1-4. Yung 1-4 natin ay ibig sabihin ay 79 turns. Bibilangin ko naman yung 1-6. Yung 1-6 natin, ito yan, saka yung kabilang dulo. Ito na, pudpud na. Oh. Di na kailangan, ito na yan. Kaya kung ano tong nandito sa harapan na to at nandito sa loob, pareho na yan. Kasi nga ito ay was motor. So, bilangin natin. 1, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 170. Plus itong lagas na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 169. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 60, 169. So, ilalagay natin to dito. 169 turns. Ngayon, kung gusto niyo pang bilangin yan dito sa loob, ito, hiwalay ito. Dito yan, iba naman dito. Ito naman siya. Ito yung 1-4. Ito yung 1-6. Ito siya. So, bilangin natin. By 10 na. Na-tirintas ko na kasi. Tirintas ko na. 1, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 120, 140, 160. Ay, nawala ako. So, 10, 20, 20, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160. Plus 160 plus 9, itong mga lagas-lagas na to. So, 169. So, parehas. Sa loob to, starting. 169 turns. Madagdagan to, mabawasan ng mga lima, okay lang yan. Hindi makakabawa sa pag-rewind natin yan. Then yung sa loob naman,
na 1/4. Ito naman yung sa loob. Ito, 1/4 to yung maliit. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, plus itong 1, 2, 3, 4, 5, 79. Sa lista natin dito, 79 turns. Kaya, huwag kayong mawawala sa ating lecture na to. Yung susunod na ito, babaklasin na natin at mag-rewind na tayo. So, ipapakita ko sa inyo yung kopya nito para mas lalo nyong mas maintindihan. Ito na yung wash motor natin. So, ayun yung bilang natin kanina na inactual ko. Paikot lang yan. So, 24 slot wash motor. Ito na yung data na kinuha natin. Number of turns natin. Yung running natin, windings, yung nasa gilid, ang kukunin yung pang laging 1 to 6. Yung dulo-dulo, 1 saka 6. Na merong turns na 169 turns. Yung 1 and 4 naman, 1 and 4, so 79 turns. Wala pa tayong size ng wire. Kukunin natin maya-maya. Then yung starting windings natin, yung nasa loob, 1-6, 169 turns ulit. 1-4 natin, 79. Excuse, dito ko na ilagay. 79 turns. Then yung size ng wire natin. So, kung natatandaan nyo, meron akong nilecture sa pagkuha ng size ng wire natin. Nagagamit tayo ng wire gauge. Ito yung wire gauge natin. Kukunin natin yung motor. Kung saan papasok na hindi masyadong masikip yung wire natin, ayun ang gagamitin natin. Kukuha tayo ng isang hibla. Ito yung hibla natin. So, kung saan siya papasok. Kaya kung medyo kabisado nyo na yan, medyo ilapit-lapit nyo na sa malapit. So, ayun. Ito yung pinakamahigpit. Okay, so, malutong na, naputol. Kuha tayo ng bago. Masyado siyang maluwag sa, masikip sa 26. Maluwag pa rin. Pasok agad, maluwag. Dito tayo sa mahigpit, 27. So, kaya ang size ng wire na gagamitin natin ay 27. Yung wire na gagamitin natin. Kung motor ang pag-uusapan at meron ding budget, mas maganda na yung windings na bibilin nyo ay heavy duty or double coating. Ito nga palang tinanggal natin. Kung papansinin nyo yung kinang niya, kumikinang-kinang siya, ay aluminum yung wire na ginamit sa pag-rewind. Hindi siya copper, hindi tanso. Kaya madaling nasunog o madaling nasira. Kaya titignan nyo, ang ganda-ganda pa pero hindi na to gumagana. Wala kang makikitang sunog pero nasa loob pala yung putol na ito. Kasi nga alum kung tawagin. So, mas maganda yung gagamitin natin susunod ay copper, mismong tanso yung gagamitin natin. Okay na naman, nakatapos na naman tayo ng isang demonstration sa pagkuha ng data. Hanggang sa makaipon kayo ng maraming kopya, maraming iba-ibang single phase na motor na maisulat nyo kung ilan ang number of turns sa bawat slot na kailangan natin. Meron kasing depende yan. Ito ay 24 slot, kaya 1-4, 1-6 lang ang kakabisaduhin nyo kung ilan number of turns. Then, of course, syempre yung size ng wire. According sa nakuha natin, susulat ko ay number 27 ang size. Pareho silang 27 kasi ito ay wash motor. Okay, sa
Salamat po muli at sana po malayo tayo sa mga anumang karamdaman dyan. Salamat po. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!